bata pa lang ako, ito pinasalit ng buhit na nakasakay sa barko. Pero ngayon po, ako dati po ako pumunta dito. Sinasama ko po yung mga bisangin na dumatay sa St. Joseph. Pero ngayon po, ang pagkakita ko po ngayon, eh, bumakit po sila. Kaya po, kung sakali at makikita niyo po ang lugar na ito, eh, tunay naman po na sa alalim po ng kaliwagaan. Ang aking po sinasalamat dito, eh, yung mga manalago. Ang mata, may mga karamdaman. Pero talaga ni Basa ako ng Panginoon, sila po ang magpapahal sa tao, yung lahat ng nagdadasal. Eh, ibinigay po ito para po makarating kami dito. Kaya kung sakali po, nung makikita niyo ito yung sa akin, kung makikita niyo po ako namin ito, hapon po ngayon, inayayahan po ako dito para ako eh magpunta, para po makita ko po ang aking mimunan yung pinagdayo. Ang may-ari po dito, 87 years old na. Ako naman po, eh, dyan ka na. Kaya kung sakali po maririnig niyo at lugar na ito, ito po ay binadayo. Ha? Ito po, nakasabi sa barko nung ako ay patataka pa lang po ako. Ha? Siguro po, makaraan na ang mga 43 years old. Kaya ako po, Panginoon, eh, nagagalak dahil tayo po ay nagkita. Pwede po ba humingi ako sa inyo ng mensahe na pagkakabuhin ko sa tao? Okay. Magandang hapon po. Ito po ang mensahe ng ating mahal na Hesukristo para sa tao. Kayo ay gumising, ako ay pakinggan. Sa tunay na damdamin, kayo'y aking pinagmamasdan. Kung sakali matano ang naganap sa pandemya, muli kayong gumising, ah, para kayo ay sumiglat. Ipaglaban niyo ang tunay niyong paniniwala at karapatan. Ang Diyos ang magbibigay sa hibla ng inyong buhay. Kaya kayo ay narito, kayo'y aking hawakan, tutulungan ko kayo. Lahat ng may problema sa buhay, ha? Makukuha niyo ang karainan, ang dasal, pakitipag-isa dito sa loob ng simbahan. Kinakailangan na lahat tayo ipagbalik sa loob ng simbahan. Gawin natin ang tunay natin sipag at tiyaga at sigla. Sa dahilan hindi tayo dapat magtulog-tulugan.